Masakit yung head. Ah, masakit. Oh, wow, wow naman. Ito mo kay tita, ano masakit? Good morning, mother. Happy ka today? Dinalaw siya ng kanyang aparating happy. Yan pong din, binilihan siya ni brother ng ubas. Sabi niya, ma, marami ka pa namang isda, no? Marami pa po. Ayan ang mga isda namin. Ayan. Sorry. I-on natin to. Ayan. Ayan, si daddy po ay. Ayun. Busy. Hi, daddy! Nakaubad. Pakita mo yung abs mo! Daddy! Sunday morning daw. Ayan. Ano po yan? Yung mga natirang putik-putik ng baha. Ayan. Nakadikit po yun eh. Pinump niya po yun nung ginanyan din niya after nung nagbaha. Kaya lang po, syempre yung tubig din na galing dun sa hose, may putik-putik din. So, yan po. Inaano niya na ngayon. Pinapasada niya na lahat. Tapos dito po yan. Pakatapos, ayan po oh. Although na limas na po yan na scrub nung una, yun nga, yung pinang-scrub, medyo may putik pa kay ayan po. Oh. Matapos niya po dyan dito din. Yan. Ganyan po talaga. Pero at least po, di ba, yung flood, minsan nag-aano tayo na, ganyan na, binabaha kami. Ako naman po parating kong iniisip, paano na lang yung buwan na nakalubog sa tubig, di ba? Reklamo ka ba nung flash flood lang? Tapos nabilis lang naman pong na ano, kasi may tumulong sa amin. Yun nga si Junjun tsaka si Allen. Tinulungan po nila si daddy na matanggal lang yung tubig. Tapos nung natanggal na po yung tubig, yung mga natirang basa, kami na lang po ni daddy nagmap. Nung dumating si Dong, si brother po, si ka-farmer, tapos na kami. Nasabihin na ng bilis talaga. Mabilis eh. Kasi po nung nag-message ako sa, nag-message po ako sa umpuka naming magkakapatid na binaha kami, ano po sila din, wala din silang kuryente, di ba wala din kaming kuryente that time. Buti na lang po, may solar kami. Ayan, naka-solar kami. Kaya, kami kahit pa paano, nung naglilimas kami, may ano kami, may ilaw. Maganda din po talaga yung naka-solar. Kaya lang after nun, patapos na, yun, naubos naman yung battery namin. Kasi yan lang po yung baterya. Diba po? Ito pala yung binili October 12, 2022. So, sa October 1 year na. Ayan siya. Tapos ito naman yung pinagpalitan ng sa sasakyan. Kaya, at least tumutulong-tulong. Kaya lang ngayon po, ito sira to. Kailangan palitan. Yun naman ang aming problem. Pero, ayos lang. Yan yung mga problema. May mga solusyon naman po. Kaya lang budget. Ang solusyon is money. Ayan si daddy. Okay na? Finish? Naglinis din po yan ng sasakyan at motor niya. Busy. Ayan po, dahil malagong-malago na yung aming ampalaya, may go signal na hi mother kahit kumuha ng maraming dahon. Nung una po talaga sabi niya, huwag mo na mangubusin. Kasi po pag kumukuha ako, ang dami kong kinukuha. Oo nga naman, ano, pero ngayon po talagang madaming-madami na kaya. By go signal na, kasi paborito niya din po yan, yung dahon ng ampalaya. Tsaka ang nakakatuwa dito, yung dahon ng ampalaya ng malalaking variety, hindi siya mapait nga pag sa munggo. Eh, munggo day tayo ngayon. So, yan. Tayo po ay nangunguha ng dahon ng ampalaya. Damihan po natin para pakakainin po natin si daddy. Habang, kasi siya ngayon ay maraming effort na ginawa. Siya ay naglinis ng naglinis. Ayan, kailangan po natin siyang pakainin ng dahon ng ampalaya. Talagang dahon ng ampalaya papakain natin. With munggo naman po, masarap yun. Pero wala po yung meat. Meatless lang. Kasi medyo nasasagad-sagad kami yun sa pagkakain ng meat.
Ayan, tayo ngayon ay ano lang. Ang nilabas ko lang po, fish. And ito nga, magmumunggo tayo. Para, ano tayo, healthy tayo today. Sunday. Okay. Ayan, healthy Sunday. Ayan po, cooking na ang mother. Ayan po, ganyan po siya magprito, walang mantika. Sayang ng mantika. Hindi, meron naman po, ayun. Kunti-kunti lang. Tama lang daw po. Tama lang. Mm-hmm. Tapos, ako po ang magluluto ng munggo. Munggo na na walang karne, na kamatis, bawang sibuyas lang. Tapos, munggo at dahon ng ampalaya. Yan ang ating ulam for today. Kasi sabi ko ni Mama, ano kayang ano? Ikaw, ano kaya munggo ulit tayo? Kasi nga yung ampalaya po, madami kaming ampalayang dahon. Sayang po, di ba? Pagkakataon namin kumain ng sarili naming tanim na dahon ng ampalaya. Kaya, munggo kami. Parati kami nagmumunggo. Tapos, yan. Tamang-tama po, may ganyan pa kaming fish. Dalawa po yan. Sabi ko ay Mama, isa lang ang prituhin. Kasi may mga leftover pa kaming isda sa ref. Para maubos-ubos po. Tapos, yung aming humba na pata, ipifreezer muna namin dahil dalawang araw na namin po yung inulam. At hindi namin nabigyan si naka-farmer gawa ng lumambot ng sobra. Narunot na, no, Ma, sa Bicol. Ano na ba yun? Nadurog. Pero ang sarap po, ako pinapalamang ka sa tinapay. Ayan, kain po tayo ng ubas. Paubas ni ka-farmer. Nung isang araw po, bumili din kami yung sa dumaan. Ano, Ma? Masarap din. Ulam pa po, oh. Ano? Tunduin natin mga bata mamaya. Punta na lang natin. Okay. Tatawa kami. Mga bata po sa kabila.
Tropa ni Daddy ang mga yun. Nakatuwa po kahapon eh. Sabi niya, "Bunik, buti na lang may dala akong pera." Sabi ko, "Bakit saan ka galing?" Nayayang ng mga bata doon. Sabi niya, "Kuya, vlog mo yung paliguan doon." Tawa ko na yung tawa. Sabi niya, "Iino lang kami, napalugaw ko." Tapos sabi daw sa kanya, "Tito at ang daw sa kanya. Bukas ulit ha." Sabi ko, tawa. Ang tawa ng tawa ako eh. At least po hindi boring si Daddy, di ba? Mga tropa-tropa siyang ganyan. Ito po, ganyan lang yung water niya. Kasi minsan nasusobrang ko siya sa tubig. Nilalagyan ko kasi ng noodles. Yung ano po, itong favorite ko pong noodles. Tingnan niya po. Ito po yung brand na binibili ko. Kasi masarap po siya. Makuksu. Yan. Korean thin noodles. Yan. Maganda din po siya kasi mabilis lang lutuin. Tapos pag gusto nyong hindi na kayo magre-rice, pag ganito ang ulam nyo, dadami-damihan yung konting tubig, tapos lalagyan nyo nito o di. Para na po kayong may protein at saka at the same time, may konting carbo, di ba? Kaya lang po to, wheat flour po to ah. Ang ginamit nila. Ayan. Patapos na po yan. Lalagyan na lang. Ay, titimplahan ko lang po yan. Tapos lalagay ko na yung ating ang palaya. Ah, wait lang. I forgot! I forgot and silly. Ayan. Tayo maglalagay na ng ating ang palaya. Marami-rami. Sabi ni Mama, inubos mo ang ampalaya ko. Hindi naman, mother. Ayan. Okay naman yun, mag-aaral yung gano'n. Oo nga, di ba, mother? Pagkakataon natin kumain ng masarap na ano, ampalaya. Oo. Ang iba, wala niyan. Ang iba, bibili. Sa'yo, hindi. Ito kasi organic po. Wala yung spray. Wala ding fertilizer. Mga tilapia kong namatay. Ayan, naging ampalaya. Dahan-dahan lang po. Pag inanyol nyo siya, ginaganyan ko. Ay, nakalimutan kong patayin. Patay. Ayan. Dapat patay na siya. Tapos, ginaganon ko na lang po yung baka po mait yung iba. It's okay. Mapait is good. Ayan. Tapos, done! Ayan. Takip! Done na tayo. Tayo ay maglilinis na dito ng konti. Yan yung aking mga gulo. Kasi, pagkatapos ni Mama magprito, syempre, yung kalat niya, inano niya na, inimiss niya na. Ito, kalat ko na po yan. Tang-tang-tang-tang-tang-tang. Kailangan bago tayo umalis ng kusina, malinis na malinis. Dito ko po pinatong yung aking ano ba yan? Tripod ko siya. Sinasira po ang tripod ko. Yan. Tayo na nakikinig ng ano, ng music. Christian song. Pang ano, "Hi, Nonoy!" Ayan po. May message si Daddy. Kay Daddy po yan eh. Kain tayo, mother dear. Kain tayo, Daddy. Kain na, kain na. Ang sarap po, oh. Diba, buong kong may peanut. Sa akin yun po, nilagyan ko lang ng peanut. Tapos yan. Yum, yum. Match na match ang ulam. Ako po hindi na magra-rice. Nasa akin yung ampalayang. Pero marami pa naman po, ayan, ayan. Okay? Yummy, kain po tayo! Smile and your feelings will turn better. Pray and your burdens will lighten. Laugh and your heart will be strong. Most of all, always trust God and everything will be in order. Thank you for watching. Please like, subscribe, push that notification bell and share. Maraming maraming salamat po. To God be the glory.